Gabi sa inyong lahat, mga tabangkas. Nandito naman si Cardomecanic ko, nandang bigay ng mabisang solusyon sa inyong mga sasakyan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga tabangkas, ay tungkol sa katok na makina. Bakit ba ang makina, mga tabangkas, ay humantong sa pagka-katok o na natawag na knocking noise sa ating mga engine o knocking engine sa ating mga makina? Ano ba ang naging dahilan, mga tabangkas? Ano ba ang dapat nating iwasan o palitan kung ang makina natin ay mayroon ng ingay sa loob ng ating mga engine? Ano ba yung maingay sa ating sa loob ng ating mga engine, na mga rebels? Ang una nating babantayan, na mga rebels, para maiwasan natin ang bag-knocking noise sa ating mga engine ay itong oil pump, na mga rebels. Itong oil pump ang tinatawag na magsiya yung nagsusupply ng oil sa ating makina, at siya yung nagsusupply ng mga oil dito sa crankshaft at saka connecting rod bearing sa ating mga engine. Kung bubuksan natin ng motor cars, paano natin malalaman kung palitin na yung oil pump sa ating mga engine? Kasi yung oil pump na barkal, ito yung pinaka-importanting pesa sa ating mga engine para mapanatiling penetrate yung kanyang mga oil papunta din sa itong mga internal parts sa ating mga engine, katulad ng crankshaft, connecting rod bearing at saka piston, at saka piston ring sa ating mga engine. Ito yung sinusupplyan ng ating mga sinusupplyan ng oil pump sa loob ng ating mga engine. Ngayon na barkas, paano natin malalaman kung palitin na yung oil pump sa ating mga engine? Pakita po sa inyo, Dabarkas, kung ano, bakit na ba dapat palitan o paano natin malalaman kung palitin na yung oil pump sa ating mga engine. Kasi importante ito, Dabarkas, na malaman nyo, Dabarkas, para ang mga makina nyo, Dabarkas, hindi mahantong sa pagka knocking engine or katok sa inyong mga makina, Dabarkas. Papakita ko sa inyo, Dabarkas, kung ano ba ang naging dahilan na o ano ba, paano ba titingnan kung palitin na yung mga oil pump sa ating mga engine. Kung makikita nyo, na barkads, ay meron na siyang parang gasgas sa ating mga oil pump cover. Pag mga ganito, na barkads, ay makikita nyo na barkads sa meron na siyang gasgas sa ating sa loob ng ating mga oil pump. Mayroon na siyang leak, na barkads, kaya magpapaman siya, na barkads, ay mahina na at hindi na makaakyat papunta dun sa ating mga cylinder head cylinder head sa ating mga valve rocker arm sa ating mga engine, sa ating mga engine, kaya mag-focus na siya ng ingay na pad. At most of all, na barkads, ay hindi na siya makapag bigay ng tamang langis sa punta dun sa ating mga crankshaft at saka yung connecting rod bearing sa ating mga engine. Kaya mahantong na siya, Dabarkad, sa pagka-ingay sa ating mga engine. Ito yung loob ng ating mga oil pump sa ating mga engine, Dabarkad. Ito yung tinatawag na oil pump sa ating mga engine. Meron siyang giring-giring, Dabarkad. At titingnan nyo, Dabarkad, ay meron na siyang grano or meron na siyang gasgas sa loob. Kaya hindi na siya nagpa-pump ng maayos sa ating mga engine or hindi na siya nagbibigay ng 100% na oil papunta doon sa ating mga piston, na barkads. At sa katagalan, na barkads, ay magkukust na siya ng magkasira sa ating mga ang una niyang matatamaan, na barkads, ay connected rod bearing sa ating mga engine at saka yung crankshaft sa ating mga engine. Kasi kung makikita, na barkads, ay sobrang gasgas na siya, na barkads. Titingnan nyo, na barkads, ay sobrang gasgas na. Ito yung loob ng oil pump sa ating mga engine, mga Dabarkads. Ngayon, Dabarkads, nakita nyo na yung loob ng ating mga oil pump at paano nyo malalaman na palitin na yung oil pump sa inyong mga engine. Kung makikita nyo yung oil pump sa inyong mga engine, Dabarkads, ay dapat nyo bubuksan kung at titingnan na sobrang gasgas na sa Dabarkads, ay mayroon na siyang medyo awang or medyong mayroong kanal sa loob sa mismong loob niya, Dabarkads, na umiikot. Kasi umiikot, Dabarkads, sa loob ng ating mga engine kasama yung crankshaft. Ito siya yung umiikot clockwise at siya yung nagpapam ng oil galing sa oil pan papunta dun sa tataas at sinusupply na yung
connecting rod bearing at saka crankshaft pulley at saka yung piston ring sa ating mga engine. Doon yung malalaman na barkas na palitin na yung oil pump sa ating mga engine. At ang pangalawa na barkas, ano ba yung matatamaan ng oil pump kung alimbawa na barkas ay hindi na siya gumagana. Kung titingnan nyo na barkas, ito yung piston. Ito yung piston na barkas, ito yung connecting rod bearing. Ito yung connecting rod sa ating mga piston. Dito nakakabit yung barkads ang connecting rod. Kaya barkads, sa sobrang pag wala na siyang langis na barkads, habang maandar siya na barkads ay nakakabit siya dito sa ating mga crankshaft. Habang umiikot ang makina na barkads at wala siyang langis na barkads ay kakain niya mismo yung bearing. Kasi umiikot sa barkads ay kakain niya yung bearing. Kung makapansin niyo na barkads ay kinain na yung loob ng mismo ng ating bearing, kinain na niya. Kaya kitang-kita niyo na barkads ay sobrang liit na yung connecting rod bearing sa ating mga engine kasi kinain na mismo ng crankshaft. Pati yung crankshaft na barkads ay nadadamay kasi wala na siyang oil. Kaya nagkukos siya ng ingay na barkads kasi mayroon siya malaki na yung clearance niya na barkads ay umaalog na siya. Kung makikita nyo sa part 1 ng ating video na barkads ay kung iaalog nyo yung connecting rod sa loob mismo ng ating mga engine na barkads ay meron na siyang clearance, malaki na yung clearance niya kaya yun ang tinatawag na knocking engine sa ating mga makina. Kaya kung mayroon encounter kayo ng ganyang ingay na barkads, kung halimbawa na barkads, paano malalaman kung sira na ba yung connecting rod bearing sa ating mga engine na barkas ay pag ina-accelerate niyo yung accelerator pedal ng gasolina na barkas ay dun siya magka-cost ng ingay na barkas ay 100% na barkas ay sira na yung connecting rod bearing sa ating mga engine or sa inyong mga engine na barkas. Ito yung tinatawag na connecting rod bearing sa ating mga engine ay nakakabit sa mismo na barkas sa connecting rod ng ating mga engine. Ito nakakabit na barkads. At dapat kung magkabit kayo nito na barkad ng connecting rod bearing ay meron siyang mga palatandaan na barkads para matama yung pagkabit nyo sa connecting rod bearing na barkads. Ay mapapansin nyo na barkads ay meron siyang mga palatandaan sa kayong arrow para masundan nyo na barkads kung paano siya ikakabit na barkads. Ang pangatlo kong isisira na barkads ay itong crankshaft pulley. Ito yung crankshaft ng makina. Sa katagalan kasi na barkads, pag hindi natin napalitan itong connecting rod bearing sa ating mga engine ay kakainin niya rin yung crankshaft sa ating mga engine. Kung mapapansin nyo na barkads ay camera na barkads ay kung makikita nyo na barkads ay ginuhitan ko yung crankshaft kasi yung parte na yan na barkads ay kinain na yung crankshaft sa ating connecting rod bearing kasi sumasama na siya sa pag-ikot na barkad habang nakaandar yung makina ng ating mga sasakyan. Kinain na yung barkad. Ang i-advise ko sa inyo na barkad, kung makakaroon kayo ng encounter na barkad na maingay na yung pag-apply nyo ng accelerate ng gasolina sa inyong mga engine ay palitan nyo kaagad yung barkad o tingnan nyo kaagad yung connecting rod bearing na barkads para hindi masira yung crankshaft ng ating mga engine kasi malaki yung bawas o malaki yung mga gastos sa ating makina na barkads kasi madadama yung crankshaft sa ating mga engine kung hindi nyo napalitan kaagad yung connecting rod bearing sa ating mga engine. Eh, itong makina nito na barkads ay talagang papalitan na to yun ng crankshaft pulley, crankshaft kasi kinain na yung crankshaft niya na barkads ay malaki na yung gap niya at kung hindi mo siya papalitan na barkads ay patuloy pa rin siyang sisira kasi umiikot na yung connecting rod bearing mismo sa loob ng sa ating mga crankshaft kaya hindi siya pwede na barkads na ikabit sa loob ng ating mga engine na barkads. Dapat natin siyang palitan kasi malaki na yung gap niya at sumasama na yung bearing sa pag-ikot niya. Ang pinaka-importante talaga na barkads na hindi tayo mahantong sa pagkasira o pagkakatok sa ating mga engine na barkads. Dapat ang mga barkads ay iti-check nyo palagi na barkads ang oil or
oil filter habang napaka-importante dapat kasi ito ang tinatawag na oil filter sa ating mga engine. Kung magpapachange oil kayo ng inyong mga engine na barkads ay sama niyo rin yung oil filter ng inyong mga engine para hindi mas maganda pa rin yung supply ng mga oil papunta dun sa internal ng ating mga engine katulad ng piston ring, connecting bearing at saka crankshaft na barkad. Napaka-importante itong oil filter na barkad kasi galing sa oil pump, dadaan papunta sa oil filter, papunta doon sa ibabaw ng ating mga engine. Hanggang sa nada barkads ay naunawaan nyo na barkads na paano nga ba malalaman na palitin na yung oil pump sa ating mga engine na barkads. At napaka-importante itong oil pump sa ating mga engine na barkads na malalaman natin kaagad kung ano ba ang naging dahilan na bakit nanak sa engine ng ating mga sasakyan na barkad o ng ating mga makina. Dapat tingnan nyo kaagad na barkad ang inyong maayos yung pagkaminti ng inyong mga makina at magpapalit kayo kaagad ng oil sa inyong mga engine ay kasi napaka-importante na barkads ang oil at saka yung clearance ng inyong mga oil sa inyong mga engine para maintain palagi na barkads ang kanyang supply punta doon sa ating mga crankshaft, connecting rod, ito yung connecting rod na barkads at ito yung piston. Kasi napaka-importante itong oil na barkads kasi siya yung nagpapapabrikit o nagbibigay ng oil para mananatili siyang madulas na barkad sa loob ng ating mga engine. At importante din sa barkad na malalaman niyo sa barkad kung paano titingnan na palitin na ba yung oil pump sa ating mga engine na barkad. Dapat na barkad kung hindi na gumagana yung oil pump sa inyong mga engine na barkad at palitan niyo kagad para hindi na mahangtong sa pagkasira ng iba pang pyesa sa loob ng ating mga engine o sa loob ng inyong mga engine mga double cards. Salamat sa inyong panonood double cards at hanggang sa muli double cards ay patuloy pa rin tayong magsishare ng kaalaman patungkol sa inyong mga sasakyan at kung mayroon kayong katanungan double cards magko-comment na kayo down below sa ating YouTube channel Cardo Mechanico double cards at sasagutin ko ang inyong mga comment patungkol sa problema or solusyon sa inyong mga sasakyan double cards. Thank you very much sa inyong panonood double cards at i-share yung video natin double cards para marami tayong matulungan at i-like nyo yung video ko double cards at i-click nyo yung notification bell double cards para magiging update kayo sa susunod ko pang mga video double cards. Hanggang sa muli double cards at salamat sa inyong panonood double cards at good luck sa inyong lahat double cards. Thank you very much sa inyong panonood at don't be a parts changer.